Mapagpalang araw sa mga masusugid na tagapakinig ng Antingera. Ako nga pala si Vic ng Ampahina, ang inyong magiging tagapagkwento ngayong araw. At sana'y magustuhan niyo po ang ilalapag natin kwento ngayon. Ano pa pong hinihintay natin? Simulan na po natin ang kwento. Isang maaliwalas na araw sa iyo, Sir Vic. At sa masugid niyo na tagapakinig, itago niyo na lang ako sa pangalang JR. Edad 30 na sa kasalukuyan. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo. Kakaibang kwento po ito patungkol sa pag-iibigan ng isang aswang at isang normal na tao. Ang kwento na ito, sir, ang madalas ikwento sa amin ng aking lolo noong siya ay nabubuhay pa. Pumanaw kasi ang lolo noong 2017 sa katandaan niya. Ang kwentong ito ang pinakapaborito naming kwento ng aking lolo. Madami pong kwento ang lolo patungkol sa mga kababalaghan, pero namumukod-tangi po talaga ito sa lahat. Hindi ko na papatagalin, sir. Ito na po ang kwento. Ay! Wala na namang kuryente. Lagi na lang walang kuryente dito sa atin. Di ko na nga napapanood yung paborito nating anime sa hapon. Wika ng pinsan ko na si Toto. Kaya nga to, napakainit pa naman ng panahon. Di na naman ako makakatulog ng maayos nito. Wika naman ng kapatid nito na si Jojo. Alam nyo ba kung anong maganda natin gawin pag ganitong walang kuryente? Wika ko naman. Napakanot naman ng noo ang mga pinsan ko at nagtanong na, ano naman ang magandang gawin natin, Junior? Wika ng mga ito. Eddie, matulog! Ano pa nga ba? Wika ko naman. Baliw! Mainit nga eh. Makakatulog ba tayo nun? Sagot naman ni Jojo. Biro lang. Ang maganda natin gawin ay magtungo tayo kay Lolo. Alam nyo na, magpapakwento tayo ng mga nakakatakot. Wika ko pa sa kanila. Ay oo nga no. Tama ka, Junior. Nakakamiss na din yung mga kwento ng Lolo. Wika naman ni Toto. Sige, mamayang hapon, magtungo tayo kay Lolo. Isama na din natin yung iba nating mga pinsan para madami tayo. Tapos, doon na lang din tayo matulog. Wika ko pa sa mga pinsan ko. Hapon, nang magtungo kami sa bahay ng lolo. Di naman kalayuan yon sa bahay namin. Mga kalahating oras lang naman nilakaran. Tumubid pa kami, sir, ng gubat para lang makapunta sa bahay ng lolo. Nang makarating kami, sir, ay nakita namin na nakaupo ang lolo sa kanyang tumba-tumba na upuan sa may balkonahe habang humihigop ng kanyang paboritong kapeng bigas. Lolo! Sabay-sabay naming sigaw ng mga pinsan ko at kapatid ko. O mga apo, ano at naparito kayo? Hindi ko pa naman kaarawan ah. Pabirong wika naman ng lolo. Elo, namiss ka namin eh. Wika naman ni Jojo. Opo, Elo, namiss din po namin yung luto nyo na adobo na madaming mantika eh. Sagot naman ni Benny, kapatid nila Toto. Isa pa pulo, wala po kasing kuryente dun sa amin, kaya napasyal po kami dito. At namiss din po kasi namin yung mga nakakatakot nyo mga kwento. Lalong-lalo na pulo, yung mga kwento nyo po sa mga aswang. Wika ko naman sa lolo. Ah, ganun ba? Sige mga apo, pumarini na kayo at maupo. At sisimulan na natin ang kwento.
meron akong bagong kwento sa inyo patungkol sa isang aswang na nagkagusto sa isang normal na tao. Wika pa ng lolo. Nang marinig namin yun, ay dali-dali na kaming naupo sa harapan ng lolo at matamang nakinig sa kanyang kwento. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang binatang aswang na nagngangalang Miguel. Siya ay isang mabait at napakagwapong nilalang. Ngunit itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang aswang upang hindi siya katakutan at mahusgahan ng mga tao. Magandang umaga, Miguel! Pwede bang makisuyo sa iyo na magpaayos ng butas? Butas ng bubunga namin. Wika ng isang ginang na may lihim na paghanga sa binata. Sige po, Ate Nida. Dadaling ko lang po itong pinabili sa akin ni Manang Esther. Babalik ako agad. Wika ni Miguel sa ginang. Hi, Miguel! Bati naman ang mga dalaga na nagkukumpulan sa isang tindahan. Nasulya pa naman ang binata ang mga ito at ngumiti. Tilian naman ang narinig sa mga dalagang nag-aasam sa kagwapuhan ng binata. Hoy! Mga babaeng to! Kay babata nyo pa, puro na kayo kalandian. Magsiuwi na nga kayo at tumulong sa mga magulang nyo. Sigaw na matandang si Lola Lolita dahil nabitin ito sa kanyang pagtulog. Puso niyo po, Lola. Kalmahan niyo lang po. Wika naman ni Miguel sa matanda. Ikaw pala yan, Miguel. Kamusta ka na ba? Ayos ka lamang mag-isa sa bahay niyo. Kung gusto mo, dito ko na lang tumuloy sa bahay namin. Kami lang naman ang apo kong si Sophia ang nakatira dito. Paanyaya ng matanda kay Miguel. Hindi lingid sa kanilang baryo na si Miguel ay lubos ng ulila sa buhay. Namatay kasi ang mga magulang nito sa isang aksidente nang mahulog ang kanilang sinasakyan na jeep sa may bangin habang pauwi sa kanilang baryo. At nag-iisang anak lang si Miguel ng kanyang mga magulang. Dahil sa hindi nakapag-aral ang binata, ay naging negosyo na niya ang pagtanggap sa mga utos sa kanilang baryo. Minsan, binabayaran siya ng pera at kung minsan naman ay pagkain. Naku, Lola, nakakahiya naman po sa apo nyo kung dyan po ako titira. Ayos lang naman po ako sa kubo namin. Maraming salamat po sa paanyaya nyo. Wika ni Miguel. Ganun ba? Sige, apo. Basta pag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang ako at bukas ang bahay namin para sa'yo. Wika pa ng matanda. Napangiti naman si Miguel at nagpaalam sa matanda. Sa may bintana, nakasilip ang dalaga na si Sophia. Sa totoo lang, gustong gusto ni Miguel na tumuloy sa bahay ng maglola kasi matagal nang may pagtingin ng binata sa dalagang si Sophia. Ngunit, hindi naman niya ito masabi sa dalaga. Lalo pat, natatakot din siya na kung malaman ng dalaga ang kanyang lihim na pagkatao. Nagpatuloy sa paglakad si Miguel. Nang mag-uwi siya sa mapunong parte ng kalsada, ay may naramdaman siyang kakaiba. Tila ba may nagmamasid sa kanya. Kaya agad niyang nilibot ang kanyang paningin nang biglang may marinig siyang boses sa likuran ng puno ng mangga. Psst! Pogi! 150! Wika ng tinig sabay ng paglabas nito sa kanyang pinagtataguan. Nagulat naman ang binata sa kanyang nakita. Aswang! Sigaw nito. Hoy! Ano? Anong aswang? Ang sama mo, ha, Miguel? Ako ito, ang pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa.
Josa is the name. Langya ka naman, Josa. Ginulat mo ako eh. Bakit naman kasi ang kapal ng makeup mo? Mutig na akong atakihin sa puso. Wika pa ni Miguel. We, di nga, baka charis lang yan. Makapal ba? Sa tingin ko naman, hindi eh. Sinungaling talaga yung salamin namin. Pagtatanong pa ni Josa. Oo, kaya alisin mo na yan. Baka mapagkamalang ka pang aswang ng mga taga-baryo. Pabirong wika naman ni Miguel. Dali-dali namang naglakad si Josa. Pero bago ito makalayo, ay nagwika pa ito kay Miguel. Miguel, kita tayo mamaya ah. Sa gitnang gubat, 150! Wika nito, sabay kindat. Baliw! Tanging nasigaw ni Miguel bago tuluyang umalis. Isang araw, sa paglalakad niya sa paligid ng baryo, nakita ni Miguel ang magandang dalaga na si Sophia. Ang kanyang puso ay biglang kumubog nang makita niya ang babae. At noon pa man, ay may paghanga na talaga ito sa dalaga. Si Sophia ay isang simpleng dalaga na bukod sa kanyang kagandahan, ay kilala rin siya sa kanyang kabutihan at kabaitan. Maraming salamat sa iyo, iha. Wika ng matanda na inalalayan ng dalaga sa pagtawid. Wala po iyon, lo. Mag-iingat po kayo, ha. Wika naman ng dalaga, sabay sa pagngiti nito. Sa di kalayuan naman, ay nakamasid naman ng binatang si Miguel kay Sophia. Sa tuwing nagtatagpo sila, nadarama ni Miguel na ang kanyang pagkaaswang ay nagbabago at ang puso niya ay napupuno ng pag-ibig at kaligayahan. Hindi niya ito maintindihan, ngunit hindi rin niya maiwasang mahulog sa dalaga. Ngunit sa kabilang banda ay hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Sophia ang kanyang tunay na nararamdaman at ang kanyang tunay na pagkatao. Isang umaga, napadaan si Miguel sa bahay nila Lola Lolita. Apo Miguel, tawag ng matanda. Magandang umaga po, Lola. Ano pong atin? May pag-uutos po ba kayo? Tanong naman ni Miguel. Oo apo. May papakisuyo sana ako sa iyo. Kung hindi ka naman masyadong abala, wika pa ng matanda. Sige po, la. Kahit ano po yan, gagawin ko po para sa inyo. Sagot naman ng binata. Makikisuyo sana ako na ipagsibak mo kami ng panggatong namin, apo. Naubusan na kasi kami eh. Alam mo naman, dalawa lang kaming nandito. Parehas pa kaming babae. Wika pa ng matanda. Wala pong problema sa akin yan, la. Ako pong bahala dyan. Tugon naman ng binata. At nagsimula na nga siyang magsibak ng kahoy. Sa pintuan naman, nakamasid ang dalagang si Sophia sa makisig na binata habang nagsisibak ng kahoy. At sa kabilang bakod naman, nakasilip ang iba pang kadalagahan. Pinagmamastan ang kagandahan ng muka at katawan ng binata. Miguel, magmerienda ka na muna. Wika ng dalaga, sabay abot ng kakanin at malamig na tubig sa binata. Maraming salamat sa iyo, Sophia. Tanat, saluhan mo ko. Tugon naman ng binata. Naku, wag na. Kakatapos ko lang din. Para sa iyo talaga yan. Ako ang nagluto niyan. Wika pa ng babae, sabay sa pagtalikod nito sa binata. Halata mong kinikilig din ito sa binata. Sa sala naman, nakamasid ang Lola Lolita sa dalaga. Natutuwa ito dahil umaayon ang lahat sa kanyang mga plano.
na paglapitin ang binata at ang kanyang apo upang silang dalawa ang magkatuluyan. Lumipas ang mga araw, nagkapalagayan na sila ng loob at inamin na din ni Miguel ang kanyang tunay na nararamdaman kay Sophia. Ngunit hindi pa din niya masabi na isa siyang aswang. Ngunit sadyang walang sikreto talaga ang hindi nabubunyag. Kasi nalaman ng taong bayan ang pinakatago-tagong sikreto ni Miguel dahil nakita siya ng isa sa mga tambay sa baryo nila. Isang madaling araw nang lumabas si Miguel at magpalit ng anyo upang humanap ng hayop na makakain. Ah! Agoy! Diyos ko, porude! Ang sakit ng tiyan ko! Napadami yata ang pinulutan ko kanina. Dito pa talaga ako sa masukal na gubat inabutan! Wika ng lalaki habang nakaupo sa likod ng isang makapal na halaman. Habang nagbabawas ang lalaki, nakarinig siya ng mga pag-ungol sa paligid. Pag-ungol na anim yung nasasaktan ito. Kaya iginala niya ang kanyang paningin upang hanapin kung sino at saan nagmumula ang pag-ungol. Sa paghawi niya ng mga halaman ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Miguel na nakaluhod habang nagbabago ng anyo. Walang ya! Si Miguel pala ang aswang na umuubos ng mga alagang hayop dito sa lugar. Wika ng lalaki sa kanyang sarili. Pagkaalis ni Miguel ay mabilis na umalis ang lalaki sa pinagtataguan nito. Ipinagkalat ng tambay ang nakita niya at pinaniwalaan naman ito ng mga taong bayan. Lalong-lalo na yung mga lalaki na galit kay Miguel dahil sa kagapuan nito. Hindi kasi lingid sa kanilang baryo ang mga natatagpo ang patay na hayop sa kanilang lugar maging sa mga karatig nilang baryo. At isa lang ang pinaghihinalaan nila kundi aswang. At ngayon nalaman na nila kung sino ang aswang at kailangan na nilang supuin ito. Isang hapon, habang naglalakad si Miguel at Sophia sa gubat, isang pangkat ng mga taga-baryo ang humarang sa kanila. Kapitan! Siya ang aswang! Nakita ko siya na nagpalit ng anyo! Wika nung tambay. Kapitan! Ano pong ibig sabihin nito? Pagtatanong naman ni Miguel. Miguel, totoo bang sinasabi ng lalaking to na isa kang aswang? Tanong naman ng Kapitan del Barrio nila. Kap, hindi ko po alam ang sinasabi niya. Pagtatanggi naman ng binata. Huwag ka nang magsinungaling, halimaw! Sigaw ng isang lalaki kasabay ng paghagis nito ng matulis na kawayan. Ngunit bago ito tumama sa binata ay nasalo niya ito gamit ang kanyang isang kamay sabay ng pag-angil nito at pagpula ng kanyang mga mata. Takot na takot si Sophia ngunit hindi siya iniwan ni Miguel. Nagpalit ng anyo si Miguel at nakipaglaban para sa dalaga. Ako ba ang kinatatakutan niyo dito sa baryo? Hindi niyo lang alam na gabi-gabi akong nagpapatrolya dito sa baryo natin upang makatulog kayo ng mahimbing. Ako ang nagpapaalis sa mga kawatan, mga rebelde, mga masasamang tao at mga aswang na nagbabalak gumambala sa katahimikan ng ating baryo. Tanging hayop lang ang kinakain ko at hindi ako nang bibiktima ng mga tao. Wika ni Miguel habang nakikipagbuno sa mga tao na ngayon ay nahihintakutan sa kanyang kaanyuan. Natahimik naman ang mga tao na sumugod kay Miguel. Nagtagumpay naman si Miguel at nakataka sila sa mga taong mapanghusga.
Matapos ang pangyayaring yon, nagtapat si Miguel kay Sophia sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang aswang. Inisip niya na maaring matakot si Sophia at iwan siya nito. Ngunit sa halip na matakot, si Sophia ay nagpakita ng pag-unawa at pagmamahal. Tinanggap niya si Miguel sa kabila ng pagiging aswang ng binata. Lingid sa kaalaman ni Miguel ay matagal nang alam ni Sophia ang tunay niyang pagkatao dahil sinabi na ito ng kanyang Lola Lolita. Si Lola Lolita ay matalik na kaibigan ng lola ni Miguel at alam din ito na aswang ang lahi nila Miguel. Ngunit hindi lang niya sinasabi sa binata iyon sa kadahilanan na baka mahiya ito at lisanin ang baryo. Kaya gumawa din ng paraan si Lola Lolita na magkalapit ang binata at ang dalaga. Sa mga sumunod na araw, ang pag-iibigan ni Miguel at Sophia ay umusbong at lumalim. Nagkaroon sila ng respeto at tiwala sa isa't isa. Nagsama sila at nagkaroon ng mga anak. May iniregalo si Miguel kay Sophia na isang kwintas na hugis palaso na may ahas na disenyo. Napinagkaingat-ingatan naman ni Sophia at itinuring na isang kayamanan. Sophia, ito lang ang tanging maibibigay ko sa iyo. Tanggapin mo itong munting regalo ko. Ipinamana pa sa akin ito ng aking lolo. Wika ni Miguel. Labis na saya naman ang naramdaman ni Sophia sa ibinigay ng kabiyak. Hayaan mo, Miguel. Pagkaiingatan ko ito at ipamamana ko din sa mga anak natin. Wika naman ni Sophia. Natanggap na din si Miguel ng mga tao sa baryo. Tumutulong si Miguel sa mga tao sa lugar. Ginagamit niya ang kanyang lakas upang maprotektahan sila mula sa masasamang loob. Naging tagapagtanggol siya ng mga mahihina at nagpakita ng kabutihan sa mga mamamayan. Sa huli, sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang pagkatao, nagpatuloy ang pagmamahalan ni Miguel at Sophia. Pinatunayan nila ang tunay na pag-ibig ay hindi magmamaliw kahit sa anumang uri ng nilalang. Ipinakita nila sa mundo na ang aswang ay hindi palaging masama at ang pagmamahal ay kayang magbago at magdulot ng pagbabago sa isa't isa. Wika ng aking lolo, kasabay ng paghawak nito sa kanyang kwintas na may palawit na ahas na may palaso. At hanggang dito na lang po ang kwento ng aking lolo. Naway nagustuhan niyo po ang talambuhay ng kanyang mga magulang, ng aming mga ninuno.